Yes sir, mga kaibigan. Good morning. Ayan, madaling araw na po sa Taiwan, no. Ang oras natin ay alas 4:20 ng umaga. Ayun. You know, pupunta tayo ngayon ulit sa Nansu kasi magpa-part-time tayo. So, let's go. Today nga pala ay day off natin, ano. Sunday day off natin. Nagkataon na day off namin. May pasok yung iba naming katrabaho kanina. Kaso dalawang makina lang bukas, kaya pinag-day off yung iba. Kasama na ako dun sa nag-day off. Kaya ito ngayon, papunta tayo ngayon sa Nansu. Dahil wala akong ginagawa sa bahay. Pag wala akong ginagawa sa bahay o sa dorm namin, yun talaga ang punteriya ko. Pumupunta ako doon. Nagpa-part-time ako. Doon kay ano, yun. Toot! Pumupart-time tayo doon. Ayan. Hindi ko na i-mention kasi baka hanapin nyo ako doon. Mamaya magpalibre pa kayo. Yung kikitain ko sa part-time, mapupunta lang sa inyo. Kaya hindi ko na ibabanggitin kung nasaan. Ano? Basta nasa Nansu. Ayan. Okay, na-miss ko ang paggaganitong eksena, no? Na-miss ko ang pagmumotor ng mga ganitong eksena. Andito yung mobile phone natin. Hindi natin gagamitin kasi para hindi tayo ma-distract sa pagmamaneho ng motor natin. Gagamitin lang natin siguro pag may mga lugar na hindi natin alam kung paano puntahan. Yung mag-google, ano ba tawag doon? Google Maps. Ayan. Okay. Yun, no? Medyo matatagalan tayo ng ano nito, go. Napapanood nyo naman sa YouTube ko, no? Ang takbo natin ay maabot lang ng 80 kasi may mga camera dito, maraming camera. Mahigpit sila dito pag mga speed limit talaga. Tapos may panibago pala silang batas, ano? Pagdating ng January 1, yung mga naka chicken pipe or open pipe na tinatawag sa Pinas, pinagbabawal na rin yun dito. Meron ako nakita sa isang ano, photo na may camera tapos may parang siyang sound detector na parang ganun. Pag umabot na maximum na ingay mo, yung motor mo or sasakyan mo, magkakaroon ka ng fine. Relax boy. Sarap pag motor, oh. Alam niyo yung ano ng hangin, simoy ng hangin, malamig ang simoy ng hangin. Sarap. Sarap. Sabi mo si kuya, ay si ate, chill ride lang. Oh. Ayun, tulad nga lang sinasabi ko, pagdating ng January 1, bawal na po yung mga sobrang ingay na mga sasakyan, no? Mga motor na naka open pipe, ganoon, mga chicken pipe, bawal na po yun. Magkakaroon po lang naman tayo ng kaparusahan na 1,800 to 3,600 NT. So, sa mga kapwa kong Pilipino na nakamotor dito tapos naka-open pipe, ngayong January 1, magbawas-bawas na tayo. Alam na natin ang gagawin natin, no? May mga open pipe naman tayo nabili kaso may mga silencer sila. Pwede nating ilagay yon para iwas na lang tayo sa aberya. Kasi malaking bagay din yung 1.8 at 3,600, mga kaibigan. O ikukumpara natin yung sa pera natin sa Pinas, malaking bagay yon. Tapos aberya pa yon. Malalaman, halimbawa pag wala kayong lisensya, malalaman pa ng company nyo na nagmumotor kayo, di ba? Kaya para iwas aberya tayo, mga kaibigan, ano? Magbalik na lang tayo, magbalik loob na tayo sa stock. Habang wala pang January 1, lubos-lubosin yun, ha? Ride all you can. takbo lang kayo na takbo. Kahit naka-pipe kayo dyan, walang problema. Pero pagdating ng January 1, talagang balik stock na ako. Tulad ko, naka-pipe kasi ako, naka-chicken pipe ako. Meron siyang silencer pero hindi ko siya makita kung nasaan. Pero para sa kasiguraduhan, automatic ko na, i-stack ko na, ibabalik ko na siya sa stack. Ayoko nang nahuhuli ako or naano, ayoko nang nagkakaroon ng aberya. Gusto ko pag nagbiyahe ako, smooth lang. Ngayon, tulad niya, nasa ibang bansa tayo, kailangan talaga nating sumunod, no? Sumunod tayo sa mga patakarang pinapatupad nila.
Para sa atin din naman yun, hindi naman para sa kanila. No? Nag-OT ka o nagpa-part-time ka, ibabayad mo lang dun sa violation mo. Tapos meron pa pala, halimbawa, no, yung naaktuhan ka or nahuli ka, no, na may mga pulis dyan na nakaparada, na naaktuhan ka na maingay ang motor mo or maingay ang sasakyan mo, magbabayad ka ng, tapos nalaman nila na nag-modified ka ng pipe mo or ganun, magbabayad ka ng 3,000 to 30,000. Nasa ano po nila yun, nasa batas nila yun, yung noise act ata yun, parang something na ganun. Pero i-check nyo na lang din, lalagay ko yung description, sa description kung ano yung mga pinagbabawal talaga ngayong January 1 sa mga katulad kong nagmumotor dito sa Taiwan, ano. So ngayon, sabi nga ng mga Taiwan government, meron na daw silang 36 cameras with noise, ano ba tawag nun? Noise detection, ayan, detention, ano ba? Meron silang noise detection na may camera na may noise detection na nakakalat na 36 pieces pa lang naman daw. Pero bago nga mag January 1 yan, sigurado buong Taiwan na meron na mga ganyan. So, maging aware po tayo, no, sa mga batas na pinapatupad nila dito. So, let's go! Talaga yung camera na yan, kaya bababa tayo ng 60. Yan. Alright, lagpas na.